gift or help. Ba yan? May bibilin pa palang gift pag magkukonsolidate? Ah, mahal. Ang hirap naman. So, alam niyo po sa Proverbs chapter 18 verse 16 ang sabi doon. Sa English, giving a gift can open doors. It gives access to important people. Sa Tagalog, so important people kay Lord ay yung mga lost souls. Amen? Sa Tagalog, maganda rin. Madaling makipagkita sa iyo ang dakilang tao kapag may dala kang regalo sa kanya. Sinabi mo, sis, may gift ako sa iyo. Sa mga anak mo, sis, meron akong konting gift. May laruan. Matutuwa yan. Kung hindi, sige sis, kailan ka na mapupunta dito? Gaganyan ka agad yan. And, so, maganda po mga kapatid. So, yan ang, ito, nakikita nyo ba? So, Bible yan na meron siyang ribbon. So, mas best na una nating ibibigay is Bible. Oh, mahal, mahal. Bakit Bible? Magkano yan sa Pilipinas? Mahigit 1,000. Alam nyo, bago ko nilagay dito sa slide ko na to, tinignan ko muna sa bookstore ang presyo ng Bible dito sa bookstore. 2.90 euro. Kawalan mo ba yon? Magdadala ka ng Bible. Maliligtas mo naman ang buong family nung ano mo. Diba? So, don't forget to bring Bible. Or mga personalized na mga bagay, mga mugs, ganun na andun yung mga quotes ni Jesus or mga markers or whatever, mga kapatid. Or kung may mga anak yan, magdala ka ng maliliit, kahit mumurahin mga toys o di kaya mga goodies, syempre matutuwa. Ay, pupunta ba dito si Piti Joseph, mami? May dala yung candy, pupuntahin mo na, mami. O, di ba? Yung bata mismo mag-aano sa iyo. So, kung walang trabaho, alam ko lahat tayo rito, talagang patong-patong mga trabaho natin. Except doon nga yun sa mga, usually kasi yung mga bagong nawiwin natin, yun yung mga bago lang dating dito. So, yun yung mga naghanap ng trabaho. So, tayo na mga nandito, mabilis lang tayo. Marami na tayong connections. Marami na tayong kilalang mga amo. So, kung kaya mo mag-give up ng 5 hours, bigay mo, kapatid. Bigay mo sa kanya. Or, i-connect natin siya sa mga maraming alam na mga amo na naghahanap. So, kung marunong kang Brother Randy, gupitan mo ng buhok. Ikulutin mo yung buhok. O di kaya mag-manicure ka, mag-pedicure ka. O di kaya one time, sis, may magbibibisit sa anak mo. Pwede ako, sis. Kahit 3 oras lang. O di ba? And that, mga kapatid, mapifeel nung kapatid natin na bago. Ay, kaya pala. Kaya pala dumadami ang tao sa CIY kasi ang babait na mga consolidators nila. Amen! And etc. Marami pa tayong pwedeng gawin, mga kapatid. Kagaya ni Paul, sabi niya sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 8. Ang ganda sa MSG version. But we cared for you the way a mother cares for her children. We love you dearly. So talagang ipakita natin sa mga new believers natin that we love them. We cared for them. Amen? At talagang gayahin natin si Paul. Ang desire ni Paul kung bakit ginawa niya ito, talagang grabe ang ginawa ni Paul. Kung mababasa ninyo yung libro sa Epistles sa New Testament, grabe, mapapawaw ka kay Paul sa, kung hindi pa nyo nabasa, basahin nyo. Sa ginawa niya, grabe yung consolidation na ginawa niya dun sa mga na-win niya. So, ang desire ni Paul, na kailangan maging desire nating lahat, that we may present everyone, sa Colossians chapter 1, verse 28, see, that we may present everyone mature in Christ. Dapat yun po ang ating magiging goal. Amen? And so, number 3, mabilis lang ako, huwag kayo matakot. Number 3 is, lead by example. L, lead by example. Sa Philippians chapter 3, verse 17, ang sabi doon, join together in following my example. Sabi ni Paul, brothers and sisters, na mga kasamahan. So, huwag mong sabihin na, sis, punta ka. So, I mean, do what you preach. Hindi mo pa pwedeng sabihin na, sis, punta ka sa Sunday, sis. Ha, punta ka talaga, sis, kasi maganda talaga, sis. Tapos, ikaw pala yung wala. Nakita mo lang sa Meteo, 30% ang broadcast ng ulan. Hindi ka na pumunta. So,
paano ako masasabi na your leading example, nandun na nga yung winin mo. Binigyan mo yung address, pumunta. Tapos ikaw, wala. Yan yung sinabi ng point ni Pastora Vilma noong karaan, no? Sabihin mo, pumunta, siya naman pala yung wala. Diba? Punta ka sa cell group, sis. Eh, ikaw pala ay tumanggap ng part-time. Ikaw yung wala sa cell group. So, we need to live what we preach. Amen? So, dapat mga kapatid, yung primary tool natin, yung baraha dapat natin na ililay sa ating kapwa ay yung itong buhay natin. Itong buhay natin, yung zealousness natin sa ating Panginoon ay makita nila kagaya ni Paul. You can really see how zealous Paul with his love and obedience sa ating Panginoon, yung faith niya talaga kay Lord. And of course, yung mga character natin. Kagaya ng example ko nung nakaraan, di ba? Magpa-part-time ka, mag-win ka, magpa-part-time ka, 5 hours ang binabayad sa'yo. Bro, mabibless ka kasi 3 hours lang bro ang tinatrabaho ko pero 5 hours is welcome sa akin. Paano ka paano ka mag-lead ng example, kapatid? So, we need to live as an example. And of course, talagang makitaan tayo yung love and compassion natin sa ating kapwa. Para libre tayo sa pagsabi natin. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 11:1, follow my example as I follow the example of Christ. Paano mo masasabing follow me kung hindi mo nga pina-follow si Christ? So every believer, lahat tayo mga nandito ngayon, tayo po ang dapat maging example, lalong-lalo na doon sa mga unsaved at sa mga bagong mga Christians na ating na-win. Kailangan ang ginagawa natin, mag-glorify lagi si Jesus sa ating mga buhay. Ang sabi ni Jesus sa John chapter 12, verse 32, and I, when I am lifted up from the earth, I will draw all people to myself. Paano natin ililift si... Christ-like na attitude. At yung mga biniwin natin, kahit hindi mo na yan sabihin, ang babait naman taga si IY, babalik ako. Amen? Kasi nakita nila yung buhay ni Kristo sa atin. Hindi mo na kailangan pang lumuhod mula doon hanggang dito. Just show Christ in your life and they will be drawn to Jesus. Amen! And so, ang pang-apat at pang-lima po, tatawagin ko ang aking partner na si Brother Edwin Quito! Amen. One more, kasi nung nasa Overville tayo, malakas tayo bumalakbak. Why not here? Praise God. Nasabi na ni Sister Lee sa lahat eh, no? Ba't pa ako tinawag ko rito? Anyway, yung aming title, which is solid. So bilang mananampalataya, hindi siguro po ako nakatayo sa inyo sa harapan ninyo ito. Sabi, solid ako. Sabihin natin, dahil tayo po ay dumaan lahat tayo sa consolidation sa process, kaya naman, bilang mga mananampalataya, kailangan panatiliin natin solid tayo sa Panginoon. I am solid to Jesus. Say it. So sinabi niya po, letter S is set time to visit, and letter O, offer gift or help, and letter L, lead by example. Of course, yung sinabi ni Sister Lisa, I agree all of them as a consolidator. Di po ba? So letter I po, ano po ba sa aninyo? Letter I is invoke. Prayer. So tayong mga Kristiyano ay tungkulin natin ang manalangin. Di po ba? So kailangan po ay lagi tayong may palagian tayong pananalangin. As a example as a Christian, kung naging nakikita po natin na tayo ay mapanalanginan,
So makikita po nila ang Kristo sa ating buhay. Amen. So although ang mga kinakonsolidate po natin, doon nakatanggap na po sila na they are newly believer. So kailangan po rin natin sila na alagaan sila. So ano po ang pwede natin i-offer sa kanila? Nandun na yung gift, nandun. Of course, yung prayer. So lagi po natin silang ipanalangin. Lagi po natin silang nagkakaroon lagi tayo ng time to visit them, kumustahin nyo sila, even a text message. Yung po ay malaking bagay para po sa ating mga kinoconsolidate. As I agree to Sister Lisa, whenever we are doing like this as a consolidator, asahan nyo, magti-triple, magdo-double ang mga members ng CIY Parish. So, tungkulin po natin ito bilang mga mananampalataya sa consolidators na pinagpipray po natin ng bawat isa sa atin, hindi lang ang mga kinoconsolidate natin. Amen? So, kung paano tayo, mula nung tayo ay ipinanganak, inalagaan tayo ng ating mga magulang, at pinalaki tayo ng maayos at lumago tayo. So, ganyan din po ang dapat nating gawin bilang mga mananampalataya na kailangan itong alagaan nating mabuti ang ating mga kinoconsolidate. Likewise, kailangan po na so kailangan po natin na lumago sila spiritually.